Mining worker. Where's your work permit? How long have you worked in Canada? 2 years, 8 months. Because a lot of that stuff is not allowed into Canada. Okay, all this stuff, all this food, it's not allowed to come into Canada. Guns are not allowed? Yeah. It's a lot of cigarettes as well, right? Am I gonna find any more in those bags? How many times? Ang ating isang kababayan ay naharang sa Canadian Airport dahil sa mga dala-dala nitong hindi declared at ang iba dito ay bawal. Kung kayo po ay papunta na rito sa Canada, ay alamin ang mga hindi dapat dalhin at maging seryoso sa pag-declare ng mga dala-dala dahil hindi po natin gugustuhin ang mga penalty dito dahil talagang malaking amount. At talagang nakakahinayang. Worst case scenario ay makaapekto sa ating permit. Alamin po natin ang kanyang kwento. Mining worker. Where's your work permit? How long have you worked in Canada? 2 years, 8 months. Because a lot of that stuff is not allowed into Canada. Okay, all this stuff, all this food, it's not allowed to come into Canada. Guns are not allowed? Yeah. It's a lot of cigarettes as well, right? Am I gonna find any more in those bags? How many times have you traveled back to the Philippines? Just one. Just one since the 2 years you've been here? Yeah. Because you're a worker here in Canada, right? You're not a citizen. So you have to make sure that you declare everything. Failing to declare has put his Canadian work permit in jeopardy. So you have to make sure that you declare everything. Talk to my superintendent, we're going to seize those cigarettes because of his blatant disregard for not declaring them. Cigarettes you didn't declare, we're seizing these, okay? The food that you didn't declare is up to an $800 fine. But because we're seizing the cigarettes from you today, I'm not going to charge you any penalty. No penalty, but he's not getting the food back either. I'm going to give him a break since, you know, it's the first time I'm traveling back. So I just need your initials saying that I've given you your rights for appeal. You are being penalized for not declaring the cigarettes. Don't want it to fall in the category of not declaring anything. Okay, have a good day, sir. Bye-bye. So, ayun guys, talagang nakakaba kahit sino naman at talagang napaka-stressful and kitang-kita sa muka ni Kuya yung tension niya. Pero tinakpan natin yung face niya para pa rin may privacy kahit papaano. But I would really want to share this scenario, this real life situation na pwedeng mangyari para po maging babala, magbigay ng guide sa mga magbabiyahe papunta rito sa Canada. So based sa video, siya ay isang work permit holder and 2 years and 8 months nang nakapagtrabaho sa Canada at ngayon ay pabalik na ng Canada. So isang beses pa lang niyang na-try na umuwi ng Pilipinas at ngayon nga ay babalik na siya. Pero ayun, sa kasamaang palad, may mga nadala siya na hindi marahil siya na-aware na bawal. And talagang kailangan seryosohin yung policy dito sa Canada because talagang by the rules dito ang Canada. And guys, additional information lang din, pagka bababa na po kayo ng eroplano, bawal dalhin ang mga pagkain. Kasi pagka maamoy yan ng canine, ayun, pwede kayong ma-inspection. And even water. Naalala ko yung biyahe namin papunta rito sa Canada. Pero ito nangyari naman sa connecting flight sa Japan, Narita. So nakabila kami and talagang very strict din sila doon. Talagang stricto ang Japan sa pagpasok pa lang doon sa immigration. And ayun, bawal yung water. So nakikita ko yung mga ibang passengers nagbababa ng Coke, nagbababa ng mineral bottled water sa gilid-gilid kasi iyon medyo naharang siya, talaga naharang siya. So just to give you another heads up, bawal dalhin ang mga naiwan or leftover sa eroplano, hindi nyo naubos, wag nyo na pong dalhin. Balik tayo sa video, so malaking naging problema niya yung pag hindi declare ng mga food items tapos dumagdag pa na bawal. So unang naatake sa kanya yung medicine kasi most of the items nga daw are not at talagang dahil sa malaki ang babayaran, talagang hindi mo na may isip na umulit, talagang magiging lesson learned sa'yo. And actually, kahit sa mga iba't ibang rules dito sa Canada, pagdating sa mga pagdidiscipline, pagdating sa mga traffic violation, talagang mahal. Kaya hindi mo gugustuhin na lumabag sa batas. Puntahan naman natin guys yung website ng canada.ca.
for more information ng mga food items allowed into Canada. So ito guys yung more information sa mga food products allowed into Canada originating from a foreign country other than United States. Kasi yung Table 2 is para sa mga galing sa United States or America. So ayan dito, United States. So ayan, marami kayong mababasa dito ng mga magandang information, magandang malaman para makatulong sa inyong paghahanda. So yan, ito merong animal fat or hindi ko alam ang basa dyan. So merong restrictions and requirements, and then merong ding maximum quantity limits for personal use exemption. So it's always naman a personal use exemption. Then ayan, meron ding para sa bread, pastries. Meron akong nakita, nagdala sila ng donuts, Dunkin' Donut. Yun. So basta walang meat and 20 kilogram. And then condiments, dressing, yan, meron ding limit ng kilo. Pero marami na talaga yan dito. Ang dami talaga. Balsamic vinegar, pati bang klase. Talagang maraming options dito pagdating sa dressing since mahilig ang tao dito sa salad. And then confectionery, sweeteners. Yan, basta walang meat. And then merong limit ng kilogram, dairy products. And patungkol naman sa dried food. So may nababasa ako, nagdadala sila ng mga tuyo, daing. Yung mother ko, napagdalahan niya ako ng mga tuyo, daing, nung pumunta siya rito. So, ayan. May limit na 20 kilogram. And then, next, eggs and processed egg products. So, siguro naman wala na magdadala niyan dito ng mga Pinoy. Kasi talagang maraming available dito. So, ayan. And then, next, fish and seafood. So, merong required limit. Pero kung ako talaga, hindi na ako magdadala niyan. Kasi mahaba-haba rin ang biyahe natin kung galing tayo ng Pinas. So, since meron naman din po nandito mga fish and seafoods, maraming option. Then, fresh fruits and vegetables. So, meron pang additional information. Refer to IRS. Then, ayan. And infant formula. So, sa mga may kasamang bata, ako nagdala ako ng naka-pack na milk. I mean, powdered milk. So, yun. Kasi since Promil Gold siya sa Pilipinas, nag-start kaming mag-shift sa Similac. Kasi Similac yung merong dito. Yung Promil Gold, hindi siya available. So, yun ang pwede kong ma-transfer sa kanya or ma-turn siya sa Similac. So, nag-start na kami mag-switch sa Pilipinas. And successfully nagawa namin. And nagdala lang ako ng 2 packs noon ng Promil Gold. Kasi kinocombine-combine ko na siya kay Similac noon. So, yun. Hindi naman siya naharang. So, na-meet ko naman yung 20 kilogram. Wala pa talagang malayong-malayo para lumagpas. So, ayan, meat and products, meron din. Kung ako talaga hindi na ako magdadala, I will not take the risk na magdala ng mga meat products, kahit canned products. Kasi, ayun, mahirap nang mahuli. Napaka mahal ng babayaran for penalty. So, may nagsabi, nakalusot yung maling niya. Pero ako talaga, hindi na lang kasi napakataas ng penalty. I will not risk. And then, meron ding mga multi-ingredient foods, non-alcoholic beverages, nuts, green seeds, oils, spices. Actually guys, itong mga to marami na dito. Maraming option, readily available dito sa loob ng Canada. Kung ako lang ha, hindi na ako magdadala, hindi na ako mag-hassle. Kasi yun, subject for inspection pa din pagka yun, may mga dala tayo. So ayan, ilalagay ko po sa link, I mean sa description, ang link ng information na ito para po mabasa nyo mismo, and may mga additional links pa din kasi na pwedeng maklik dito. Kaya po maganda na mabasa ninyo at ayun, mapaghandaan ang inyong mga dadalhin. Kung bagong viewers lang po kayo ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, immigration topics, and life here in Canada.
And kung nagustuhan po ninyo ang ating topic for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. So that's it for today's video. Thank you for watching. I'll see you again. Take care. Bye for now.